Alam natin lahat kung ano ito, ang pag-angal ng mga Israelita laban kay Moises. Gutom sila at uhaw sa ilang. Hinahanap nila ang dating mga masasarap na pagkain sa Ehipto. Alam natin ito sapagkat ganito rin tayo. Marami tayong ayaw, marami tayong hinahanap, liban sa kung ano nasa atin. Pero alam rin natin kung ano ang wakas ng ito. Gumawa ng paraan mismo ang Diyos at ang kanilang gutom at uhaw ay napawi. Diyos mismo ang nagkaloob ng pagkain sa disyerto. Tama po ang sagot natin matapos ang unang pagbasa. The Lord gave them bread from heaven. Pero tama rin ang bersikulo bago natin binasa ang Ebanghelyo. Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kapag tayo po ay gutom, walang ibang nasa isipan natin kundi pagkain. Kapag tayo ay uhaw, tanging tubig na malamig o nagyeyelong beer o juice ang ating hinahanap. Nakakaranas tayo ng pansamantalang pagkabulag o partial blindness. All we see is what we need and what we lack. Meron pong mahalagang paalaalang Diyos sa atin sa araw na ito. At ito ay may kinalaman hindi lang sa kung ano ang kulang sa buhay natin, kundi kung ano ang kailangan natin nang higit sa lahat. Kung tayo ay mababaw at makamundo, walang mahalaga kundi bagay na material. Pagkain, luho, inumin, damit, gadget, at iba pang bagay na nabubulok, nasisira, naaagnas. Paalaala ni San Pablo sa atin sa ikalawang pagbasa, "Live no longer as the Gentiles do. Put away the old self of your former way of life. Be renewed in the spirit of your minds." Kailangan natin ng bagong pananaw at pagpapahalaga. Nakatutuwang isipin na ang ating bayaning si Heidelin Diaz, na unang gold medalist ng bansa sa Olympics, ay nauunawaan ito. Hindi lang medalya ang habol niya, hindi lang dangal, hindi lang ginto. Nakatutuwang makita ng ang una niyang ipinakita ay dalawang medalya, ang gintong medalya at ang miraculous medal sa kanyang dalawang kamay. Hindi lang tinapay ang kailangan natin. Alalahanin natin ang sabi ng Panginoon, "Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life." And He made it clear what that food is or who it is. "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." Ikaw, ano ang hanap mo? Ito po ang inyong kalakbay at katoto nagsasabing salamat po, pagpalain po tayong lahat.